Nanay, okay na siya na siya rito sa lugar na to. Konkretong building, pag-aari nga lang ng barangay. So gagamitin na. Kaya wala talagang mapupuntahan itong si Nanay Pilisa. Hindi talagang umalis dito. Ang problema na ay kung saan ka pupunta. Wala nga po. Kaya mga pwede pong tumulong sa akin kung maaari tulungan ako ninyo. At wala talaga akong mapuntahan. Ang anak ko po ay namatay na. Kaya ako inaito dito. Barangay, katuwang yun sa paglingap, katuwang ng mga tao na lubos na naghihirap. Siya si Mr. Public Service, KSP, Kabarangay Efren. Small YouTuber na handang tumulong, bikula ng vlogger. Siya si Manong Efren, kasama si Video Scheme Official, KSP TV Official. YouTube channel na handang tumulong sa mga kababayan, magsisilbing kaibigan. KSP, Kabarangay sa pagtulong, katuwang sa paglingap sa mga taong naghihirap. Lina at samahan sa pagbibigay saya, sa araw ng Pasko. Tuloy-tuloy lang ang saya, tuloy lang ang serbisyo, mga kabarangay. KSP TV, magsisilbing karamay. Nagdaramanan natin ang lamig ng hangin, mga tala sa langit ay magningin. Nanay Pilisa, itong kinalalagyan niya, building ito na pag-aari ng gobyerno ng barangay. Dito siya pansamantalang kinupkup ng mabait na kapitana, kapitan dito sa lugar nila. Ngayon, ang problema, pinaalis na siya rito. Wala naman itong mapuntahan si Nanay Pilisa. Ito ang problema niya dito. Okay na sana siya rito. Kaya lang, siyempre, hindi naman niya ito pag-aari sa gobyerno to. Ilang araw, ilang buwan na po kayo nakatira dito, Nay? Ano po mula noong December po pagkamatay ng anak ko sa pambuhan. Tagal-tagal na rin. Kaya para ako sinisilta na rin ng mga senior. So ang problema, pinaalis na kayo rito. Wala naman kayong mapupuntahan. Wala nanay po. Si Nanay Pilisa, walang asawa, walang anak, namatay, parehong namatay. Ngayon wala siyang bahay, wala rin matinong hanap buhay, maayos na pagkakakitaan. Kaya namang problema to si Nanay Pilisa kung saan pupunta. Yung mga gamit niyang yan, pinahiram sa kanya nung mabait na mga barangay officials dito. Naawa sa kanyang kalagayan. Paano po ito na eh? Ano pong plano? Eh, kung ako po'y matutulungan ninyo, adil maraming salamat po. Kahit po kubo na lamang, may matirang lamang ako. Okay na sana dito, ano? Kung dito kayo talaga kayo, okay na sana dito. Kaya lang, inaalis na pala kayo. Kailan kayo sinabihan? No. Biyernes, noong biyernes na gano'ng katapos ng isang araw, ay talaga hindi sila maaawat na dito na sila mag-meeting. Ang sabi nga po ni Kapitana, bakit naman baga yay pahiram lamang at ito daw po yung multipurpose ng kuha ng barangay. Oh. Hindi ito talaga sadyang sa senior citizen, pinahiram lamang. Ay pansamantala lamang naman anakin ako na ito dito ay hindi naman ako nagpapabaya. Araw-araw nga halos po ako ay naghahanap ng matitirahan ko. Kaya ako ay nakapunta doon sa inyo. Ay siyempre po, ang hirap pagkangayon ng buhay. Kaya na ito po ako dito naglalagi. Kahit anong sabihin nila, inaano ko na lamang, sinasasang tabi ko na lang. Nilulunok nyo na lang. Kagagaling nga po dito ni ex-kapitan, sabi doon ka na lang ang yati sa bahay. Ayaw ko naman po nung tumira sa kanila. Gusto ko yung sarili ko talaga. At pag naman mga ilang buwan, ilang araw na hindi kayo magkaigi, paalisin ka na naman. At di kung katulad niyang sarili, baka kahit kubo, kahit anong mangyari di sarili. Si Nanay, okay na siya na siya rito sa lugar na to. Konkretong building, pag-aari nga lang ng barangay. So gagamitin na. Kaya wala talagang mapupuntahan itong si Nanay Pilisa. Hindi talagang umalis dito. Ang problema na ay kung saan ka pupunta. Wala nga po. Kaya mga pwede pong tumulong sa akin kung maaari tulungan ako ninyo. At wala talaga akong mapuntahan.
Ang anak ko po ay namatay na, kaya ako inaito dito. Ngayon po ay inaabatan ako ng mga kagawan. Pero naman po tatanggol nga na iba. Wala naman din magawa. Kaya ako po ay narito dito at humingi ako ng tulong sa inyo kung pwede naman ay ako di makakukuha lamang ng kahit kubulang. Yung po matutulungan ko lang na hindi ako tutuluan. Hindi ako na naghahangad ng magandang gawa. Labo matutulungan ko lang na hindi ako mapapaalis. Huling naman po yung kapitan na magbigay sa akin ng luti, magpahiram at ang katuwiran po nila. Hindi naman ako magtatagal na dito sa mundo. Ay, hindi naman ako naunawa ng iba. Ay, ito lang po ang liit na ito. Ang senior citizen ay halos magdadalwandaan. Magkakasya po magandaman dito yun. Kaya dito ako pinatira ng kapitan namin. Naawa ay, sa inyo. Po, ay ngayon po ay mayapat maganda na ang paligid. Ay ako naman ay sinisita nila. Hindi naman ako sa kanila nagbumulis din ako. Si kapitan na talaga nagbibigay sa akin ang suporta. Ang dami naman po sana nagtatagol sa akin. Wala naman po magagawa sila. Sinisisi nga po si kapitanan kung ano dat pinatirahan. Sabi naman ni kapitanan, bakit baga nangunguna kayo sa akin? Hindi naman yan dyan uugatan. Hindi naman yan magtatagal. At naghahanap nga ni sige-sige ang layas pagkakakuha ng kaunting pira kung kanino nakatingala. Ay, hindi po nila yung naunawaan. Namamalimos na po kayo, Nay. Ay, po. Di ba, Nay? Po. Araw-araw kayo umaalis. Po. Ang bihala ko nga po, mapunta ko kay Miro sa Labo. Hindi pa naman po nagkapunta at wala pa nga ng pira. Saka kay Gubat, taga-Labo naman po yan. Kaya sabi ni Kapitana, kung sakaling ikaw ay pagpalain ng matulong na yan sa iyo, samahan mo dito sa akin, ako ang magkikipag-usap. Mm-hmm. Saka yung kagawad na si Clasio. Mm-hmm. Pahiramin daw po ako ng matitiri ka ng maliit na lote. Maliit na lote. Mm-hmm. Sa inyo lang sana po na ipilisa, kubo-kubo na may matulugan lang kayo. Po. May maliit na kusina. Opo, no? May CR, yun ang importante. Ako dito, sa loob ng ilang buwan na yan, takbo doon, takbo dito. Wala akong CR dyan. Nas man sa matanda, ibang ugali niya, meron niyang CR. Ay, hindi naman po ako. Yung bahay na yun. Nag-iisa lang yung bahay na yun, Nay? Opo, Nayan, may anak po yan kasama. Parang nag-iisa lang siya matanda, o no? Doon sa bahay. Opo. Nasa labas po yung anak niya na lalaki. Yan po ako nung nakikito. Diyan ka nakikisir. Nakikisir. Ay iba po ang ugali niyan. Mga anak nga ni Pilipinas. Kaya mo na po na, huwag ka na magsalita tungkol dyan. Huwag natin pakialaman sila. Ang importante na ay, sana makatulong kami sa iyo. Kasi naunawaan namin ang iyong dinadalang problema. Paalisin na kayo rito. Wala kayong mapuntahan. Wala kayong malipatan. Wala namang kayong katuwang sa buhay. Walang mapuntahan, ano po? Walang pera. Paano kayo nabubuhay dito na ipili sa anong pagkain nyo? Binibigyan po ako ni Kapitana at saka katulad nga ninyang kalako, hindi pa kayo madating. Bukas ay maaari ako ng doon at maibili ko ng kape, ng asukar, ng talbos kamote. Tanim nyo po iyan. Po sa akin yan. Anihin nyo tapos bibili nyo ng kape. Po, asukar. Paano po? Paano kung hindi kayo makahingi yan sa mga nilalapitan nyo na eh? Ay, kung ako po bigyan ni, kung may magbigay po sa akin ng halimbawa ay ulam, sa halip na isang kain ko na pinapapagdalwa ko. Ang kanin naman, ang bigas naman, pag nagbigyan ako ng halimbawa ay may isang kilo, ay isang takal yun, tanghali hapon ang aking kain. Hindi ko na yan iniinit at wala kani po akong uling ang aking ginagamit. Ay, siyempre po, mabili ako ng uling. Saan pa ako makuha ng ibibili ng uling? Kaya ang ginagawa po ni Kapitana, wag ka na po niya nanay magluto, diyan ka na lang sa outpost kumain, diyan ka na lamang ay niya mag-ano. Kaya pagkakalo po tayo na po diyan sa outpost, yung nag-ano, yung nagdala po sa iyo yun ay tanod na kasama ko pag ako, dinadalhan ako ng bigas, ng kanin. Uy, mabait naman sila. Mabutit na ipilisa may mga tao rito na mababait sa'yo, no? Ayoko, hindi ka nalang pinababayaan. At ako'y talagang ganyan. Kaya
ang iniiyak ko kung walang gayon pala, paano na? At namatay na yung anak ko ay, nagalis naman po ako sa Pambuan, tola naman ako doon kamag-anakan. Kaya wala ko ni isang gamit na dala. At siyempre, naroon naman po yung sa pamilyang naiwan. Kaya sana naman po ay yung mga, yung congressman namin, tapos yung vice governor lang, yung governor ay, tulungan naman po kami at ako at narito ako at nalihingi ng tulong para ako makakuha ng magpatayo ng kahit kubong maliit. So, hanggang kailan yung bigay sa yung taning para umalis dito na ipilisa? Eh, kung maaari nga ni po niya yung pag-meeting, maalis na ako at sila yung ma-meeting dito. Nag-meeting na po talaga nila to. Nag-meeting talaga itong ano ito. Ay, ang aking mga gamit na yan, nagaan kay Kapitana, itatarabi daw yan. Yung cutter daw itatagilid. Eh, ano naman ang klase anakin niya para silang nagpapalabas ng aso sa sumariyosin. Itong lugar na ito, para sa senior citizen daw ito. Kaya si Nanay Pilisa, mawawala na talaga ng lugar. Kaya grabe ang problema nito ni Nanay Pilisa. Wala naman siyang kamag-anak na pwedeng malapitan. Walang asawa. Kunay. Kuya Efren, tulungan mo naman po ako. Wala na akong mapuntahan. Sa madali pa daw, kuya, ako'y pinaalis na dito. Sana ako mapunta. Ibabalik ko na lang kay Kapitana yung mga gamit ni Kapitana kung sakaling ako'y paaalisin na dito. Kahit maliit ang kuya, may matiran lang po ako. Maliit na kubo at saka may CR lamang po at sa loob po na ilang buwan dito kung saan. Sana kung may CR, nakikis-TR. Kuya, tulungan mo naman ako sa madaling panahon. Ako naman po'y may hermit ni Kapitana ng lote. Willing po si Kapitana, kaya gusto po makausap si Kuya Efren at ituturo ko sa nagpatatayuan ng maliit na kubo. Yun lang po, yung mangkaunat lamang po ako na hindi ako tutuluan, hindi ako papasukin ng tao at dito po ipinasok na ako ng tao. Anong ginawa sa iyo, Nay? Wala po na sa likod ko. Pagtingin ko na yan sa likod ko. O tapos? Pinalalabas ko, di naman nalabas. Naglabas ako, nagkuha ko ng tanod. O sino po yun ay? Naya po dyan. Bakit kanila pinasok dito? Di ko po alam. Ay, sa bagay po yung tao, wala naman ang kaya. Kaya lang siguro, iawag ko, di ko maintindihan kung anong nasa isip niyo. Kaya talagang dapat yung lugar niyo, sigurado kayong... Ito nga ni po, pinalagyan ko ng pasak dyan. At ito yung isa'y nabubuksan kahit yan yung nakalak. Yung lamang pong matutulugan ko lamang na hindi ako mabubuksan yung aking tirahan. At saka hindi pa ako magtutuluan. Yung lamang po, yung tamang makaunat lamang ako. Yung lamang po, Kuya Efren, ang aking hinihiling sa iyo kung po pwede ako inyong tulungan. Nay, anong pinagkukunan niyo ng inyong pagkain sa maghapon? Kuya Efren, tulungan mo ako, Kuya Efren, at ako naman ay ayaw ko sanang aminin. Ako'y talagang totoo na nanghihingi lamang. Binibigyan ako ni Kapitana dyan sa outpost. At wala na po sa aking natanggap ng trabaho. At ako po'y napilayan, nabali po ang kamay ko. Kaya kahit paglabada, di na ako makapaglabada. Gusto yung kumampo magtrabaho, wala na po sa aking natanggap. Kaya inisip ko po, humingi ng tulong kay Kuya Efren para ako ay... makagaangga naman sa aking buhay. Ilang taon na po kayo, Nay Pilisa? 83 na po ng June. 83. Nay, may pension po kayo sa SWD. Kuya Efren, meron po akong pension na 1,500. Ay, hindi pa po nadating, halos ubos na dahil yung maintenance ko po. Tapos yung pagkain ko, naiuutang ko na Kuya Efren. Kaya pag nagdating, bayad ako ng bayad para ko'y makauli. So may maintenance pa kayo, Nay? Sa gamot niyo. Umpo, nagpipinans po ako. High blood kayo. Umpo, naka-high blood, na low blood. Low blood at high blood, pareho kung nararamdaman correct. Niya. Pareho sa pakiramdam yun. So talagang may maintenance na kayo sa sakit niyo. So yung pera niyo ngayon, 500 buwan-buwan, 1,500 kada ikatlong buwan, pambayad na lang ng utang. Umpo. Pambili ng gamot. Mala nga po yung nagdating sa amin ng pizza 5, ubos na. Nagbili, nagpaparababayad ako ng utang ko, tapos yung maintenance ko, nagbili ako. Alam mo, Kuya Efren,
Sa hindi ka maniniwala, totoo naman sinasabi ko. Pag nakuha ko ang aking pensyon na umaga, tanghali, eh, pag uwi ko ng bahay, talagang inaano ko na po, eh, pinamamayad ko na wala na akong nahawakan. So pag nakuha niyo sa umaga, tanghali, ubos wala na? Wala na po at ipinamamayad ko na, nabili na ako. Hinintay niyo ng 3 buwan? Po. Ay, ang ano ko sa aking gamot, nabili ako minsan ng ano, 87, isang tablitas. Ooh. Yung sa vertigo po baka. Oh, may vertigo pa kayo na eh. Po, kaya ako'y ingat na ingat. Mm. Kaya ako'y apring kung pwede naman po itulungan mo ako at mga ako na may makaawas-awas ang ganitong buhay. Kuya apring, hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Kaya ako'y natutong nala na pinagpilitan kong mahanap ang iyong programang yan. At na alam kong kayo ay nagtutulong sa isang katulad ko. Kaya Kuya Efren, kung pwede naman po, tulungan mo ako ng maliit lamang na kubo, hindi na ako naghahanap ng malaking bahay. Yung lamang kung makaunat ako at saka yung may CR. Tama na po yun at ang lahat pong yan, iuli ko kay Kapitan. At ang binibili ko nga pong pansluto na uling yung 20 pesos, pinapagkasya po kung ilang araw. Ginagawa ko, nasayang ako ng umaga, nasayang kong tangali, di masalang ako. Ay ilang bukas na yan pa, sa isang araw na yan pa, di hindi ako naluto uli. Uy, Efren, kanina hindi ka pa nadating, ako na inaantok na yan na tanunga ako sa bintana. Sabi ko, at wala na akong kasamang wala akong kahihiyaan. Kuya Efren, parito naman na, talungan mo na ako. Nakadunga ako sa bintana, saka ako nag-upo. Nakatanaw kay Kuya Efren, hindi ko akalain na napaidlip pala ako. Dumating si Kuya Efren, ay salamat sa Panginoon. Diyos, nagdating na si Kuya Efren. Na ito nga po at kausap ko ngayon. Sige na, ha? Pray natin, ay, ha? Sana gamitin po kami na instrumento ng ating Panginoong Diyos, na, ni Papa Jesus, ni Lord, no? Gamitin po akong instrumento na matugunan yung inyong pangangailangan, ay. Pasensya na po kayo dito sa aking nakayanan. Diyan lang po ito, ay, ha? Bili po kayo ng bigas nyo, ha? Babalik po ako, ay, ha? Paalamin ko kung nandito pa rin kayo. Ay, opo, di naman ako maalis. Opo, opo. Ingat po kayo, Nay. Ay, maraming salamat po. Salamat ng marami.